O ngayon, dito tayo sa inyong mga initial reaction, mga kababayan. Natutuwa ako sa inyo kasi yung mga viewers natin, kala ko, iniwanan ninyo ako. Pero nakikita natin, you continue on watching us. So ang ibig sabihin noon, nag-i-enjoy kayo at may nakukuha kayo mga napaka-importanteng information sa ating Facebook, YouTube Live. Yan, dali lang po kasi yung Shopee biglang lumitaw. Hindi siya mag-advertise yung Shopee. Kapartner natin sa Anak Buhay. Ay, Willie Monchiro. Ang ganda ng pani Willie. Puso na may cross. Sandra, di ka namin iiwan si Dad. Salamat naman po. Ayan. Yung mga nagsishare po, maraming salamat sa inyo. Yung mga nagsasubscribe sa atin, maraming salamat po sa inyo. Just subscribe, Bullseye News Unfiltered. Tapos i-check ninyo kung wala na kayong notification. Baka in-unsubscribe kayo. Pati dito sa Dante Maravillas Vlog. Tapos yung mga gusto mag-super chat po, nasa baba lang po, i-click ninyo. Dollar sign. Jenny Flores, hello po Sir Dan. Dan sharing na po. Maraming salamat. Stormy Sabi, campaign slogan, puso ni Lenny at tapang ni Dilima. In short, POTA. Yan lang yan. Ganun pala yun, ano? Ang akala ko nga, kung lang siya, memes. Ang nag-quan pala noon, nabasa ko kay... Sino yan? Ang nag... tawag doon? Nag-post para sa ganong combination po. Iwan ko, baka gusto talaga sinadya niya o na-overlook niya na ganun pala yung magiging combination noon. Yung kapatid ni... Yung taga rito sa amin na... Founder ng mga Dilawan, Lewis, kapatid ni Lewis. Naubusan na po ng creative, creativity. Naubusan. Puso. Tapos. Christy Kikay. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Pwede rin na si Nadia para pag-usapan. Alam niyo po sa promotion, and recall. Either yan po ay ano. Ay, by the way pala, naalala ko na yung kahapon sa advertisement. Di talaga pumasok sa isip ko. Pagkatapos, naupo lang ako rito. Biglang, pa! Ah, sabi ko, ang tawag pala nun, teaser. Yung advertisement po, ina-advertise nila, hindi naman full. Teaser, yun ang tawag doon. Di lang pumasok sa isip ko. Ganon ang ginagawang promotion nito mga kabal. Una, gagawa sila ng mga, just to create curiosity. Just like ito pong itong POT. Ganon ang mga strategy. Ayan, teasers. Ganon. Naalala ko, Mark Mok. Rosalie Bernardino, nakita ko rin yon. POTA. Sila lalo si Dilima. Kala ko, joke lang. Totoo pala yun. Si Nicolas. Nicolas. Kapatid ni Nicolas, ni Lewis. Kapatid yung may utak noon. Ang utak. Sanita, hindi namin
Hindi ka namin iiwan, Sir Dan. Andyan lang kami sa likod mo. Mali kung nasa likod ko kayo. Kailangan sarap kayo. Pag nasa likod, no, hindi ninyo ako makikita. Makikita mo. So, nandyan pa, nandyan, sabi ninyo. Ah, Sir, nandyan palagi kami sa harap mo. Sa television, sa cellphone. Okay po? Hindi, tama naman yon. Nasa likod. Ibig sabihin, support. Support. Nasa likod eh. Support. Kapag tumakbo ka, takbo na rin kami. Ganun ba yon? Di ka namin iiwan sa likod mo. Kapag tumakbo, takbo ka rin. Watching from Minato, Tokyo. Tinakbuhan ninyo ako, ha? George Garcia, it's nice day being with you. Shout out naman sa mga naniniwala sa inyo. Rosalie Bernardino, nakita ko rin yon. Arlo Bigay, Sir Dan, good morning. Nabitin po ako sa kwento mo about PBB. God bless po, sir. PBB? Nagkwento akong PBB? Kalimutan ko na. ano yung parte sa kwento ko sa PBB yung Pinoy Big Brother? Nabuo ko yata yon. Ayos na yon. Yun naman ang gusto ko lang ma. Pinoy Big Brother, it is, you know, predictive programming. Pinoprogram tayo para yung kanilang iniisip na uri ng society in which you can run but you cannot escape. And you are monitored 24/7 by satellite. Via satellite. Via yung ikakabit sa atin, bracelet. Tulad doon sa Israel. That is the future of humanity. You become a slave. You are like an animal being monitored by the owner. Yun ang mangyayari po. Kaya nga po yung isang Israeli ngayon, bago siya, ay pakinggan ninyo. Frantic siya. Pakinggan ninyo yung boses. Boses lang yung na-record niya. Roel Balin, Kadante, nagaganap na ang roll out ng Bacolod. Magja-justify na mga balitang kasinungalingan na maraming matudas si Bidgo na pinalabas ng mainstream media ayon sa bendisyon ng Judas. Sabi ko sa inyo mga kababayan, tandaan ninyo ito, hindi sila aamin. Ibi-blame nila to sa patuloy na katigasan ng utak ng mga tao. Kasi anya, kailangan anya, mandatory talaga. O tingnan mo anya, Mr. President, it is a trap. Despite the rollout, kasi ang daming matitigas ang ulo, ayaw maniwala, ayaw dumami tuloy. Yun pala po, yung mismong Bacolod, yun. Yun ang dahilan ng pagdami. Hindi sila aamin po. Never silang aamin. This is a setup. Not great reset. Great setup. Isa po siyang patibong, maniwala kayo. Patibong po siya. Pag naniwala po kayo sa kanila, sasabihin ko sa inyo, kawawa. Kawawa kayo. Ngayon, kasi naniniwala kayo sa kanila, di magmamasid na lang po kami. Pagmamasdan namin po kayo. Imelda Hokilon, minapos na ako, Sir Dan, na bakulawan ako, sumakit puson ko. Halos 2 weeks dahil sa Pirmax cream. God, tumigil sakit ng puson ko. Dapat sa mga menopause, di na kailangang
Bakulawan pa. Kita mo. Bumili ka. Testimony pala yun. For your information, hindi si Disgrace Trapo. Yan. Hindi si Disgrace Trapo daw ito. Hindi ito, si Grace. Baka akala ninyo, ginakampanya ko si Grace po dito. Saved by the grace. Yung sa Bible po ito, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Planet Jupiter, ano ang nangyari sa mga nagbubuntis? Mamaya, makinig kayo kung ano nangyari sa mga mga buntis po. Inday Iskaran, gandang umaga po, Sir Dan. Ingat palagi. God bless. Marivy Gonzaga, parang bagong gising ka lang, Sir Dan. Alata ba? Na bagong gising ako? Tama kayo. Kasi kanina pa ako gumising, kaya lang, inantok ako. Tulog muna ako rito. Napakaaga kasi akong gumigising. 4:30. Ganyan. Gising na po ako. Tapos trabaho na ako rito. Daming gawain dito sa bahay. Ligo. Pag okay na, abang nasa ano, pikit-pikit, natulayan ako. Pak! Tulog! Ganun po. Kaya, pasensya na. Ali Val, aba, naka-off yung usok ngayon? Nakalimutang buksan si Dan. Dahil walang kuryente doon. Brown out dito sa amin. Si please. Ayaw ko po magpabako law. O sige. Glenn Postigo. Good evening, Sir Dan. Subok na po yung Firmax after 2 years. The other day lang sinumpong ng migraine asawa ko. After 3 applications, di na mabigat ulo niya. Okay na raw. Yan din ang asawa ko po. May migraine siya. You have the same experience. Doms Riquinho, Sir Dan, UFO nakita sa Las Vegas. Marami ang nakasaksi. Excuse ito. Pag nag-rapture, sabi nila alien ang kumuha sa mga tao. Malapit na talang rapture. Get saved now. Ano nga yung... Ano nga yung term na gamit nila? Yung alien, ano? Monolith. Ha? Monolith. Hindi monolith. Yung pag... Yung parang re-rapture siya. Yung... Ah, ito yung... Beam up. Ha? Beam up. Beam up? May pelikula niyan. Chuk! Parang inihigop siya. Chuk! Yung ang ladder kasi ng sasakyan ng mga aliens po, sa film ito, sa mga pelikulang UFO. Ayan. Ganyan, imbes na may ladder tulad ng aeroplano, ilaw lang. May tumatawag kasi po eh. Dali lang. Hello, ma'am. Nawala na. I-chat mo na lang na live tayo. Dito pala sa kwanto mo tunog. Dito sa na-record siya. Teleport. Yeah. Kaya tayo kinokondisyon sa ganung mga film. Ang mga taga diyan sa anong daw diyan sa gumagawa ng film nito sa Amerika. Hollywood. Sagot mo na. Nawala tuloy yung sinasabi ko. Basa na lang muna ako. Nawala na yung gusto ko. Pag may distraction, pak! Na-rapture yung utak ko. Mars attack. Femi Warbal, Sir Dan, parang sinadya ang varian, kunwari dami, para mapilitan yung... Tama kayo. Dumami positive. Ito'y ginagamit nilang panakot para ipos nilang ipos. It's part of the propaganda. Marami na yan, dami-dami na.
Ayun. Para continuous ang kandado. That is the design of that. Mga kababayan, itong mga kabal. Kaya sabi ko sa inyo, expect for more stories like that. Sponsored ng kabal at kinagat ng gobyerno. Ang gobyerno po, nabitag ng kabal. Ayan na. Ayan na siya. Imbalido na. Sabi ko sa abduction. Oh, mabuti ito. Abduction. Alien abduction. Through that, ano, UFO. Yung mga film kasi nila, gawa ng, ano nga yung dyan sa Amerika? Hollywood. Most of these people there in the Hollywood, yung nagpo-produce nito, mga writers nila, member ng, ano, they are in the occult. Yun po ang, kwan yan. Ang occult po is with the devil. Satanic po siya. O kaya yan, ini-impress sa kanila yung ganun mga ideya. They become, you know, propaganda tool. Ang aliens po, fallen angels po siya. They are real beings. And in the last days, it was prophesied that these beings will, you know, invade. In comes the deception. It is being promoted through films. International local release, ganun sila po. And you know, that is what was described in the scripture as strong delusion that will be sent by God to mankind, that they will believe the lies rather than the truth. O tingnan ninyo. The modern man, ang tawag ng modern man sa demonyo, hindi kung nakikita niyo kung gaano katindi ang deception. Ang tawag ng modern man, pagkakilala ng modern man sa demonyo, alien. Kaya yung hindi nagbabasa ng Bible, ay sabi ko. Ang hirap nilang paniwalain kasi di man nila kasi alam. Di man nila alam na mga alien beings was already revealed, was described, written in the scriptures. They appeared in ancient time and will reappear. Yun ang hindi alam ng mga unbelievers. Alien. Demonyo po yan, demonyo. Fallen angels. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, do not be deceived. And the rapture of the believers will be blamed to the alien invasion. Tapos na. Mga kababayan, excuse me po! Magre-report yan si Mike. Milyon-milyon na mga Pilipino ang nangawala. Pasok, Sosa Enriquez. Kaposong Mike, dito sa Metro Manila, basay sa ating interview, napakarami ang nangawala. Ang sabi, may nakita silang mukhang palaka. Ayun. Alien. Mukhang palaka nga po. Yung alien po, na-describe mukhang palaka talaga. Tingnan ninyo yung mukha ng alien as depicted, mga kababayan, sa pelikula. Palaka. Palaka yung mata. Palaka yung utsura. Tapos makita mo. Taong palaka. Nasa Bible, taong palaka talaga lalabas.
At may technology yon at they can communicate through brain. Alaya. Tapos. Alien invasion, Illuminati syndrome. Yan mo nasa likod niya. The enlightened people. Ang totoo, baliktad po. They are not actually ano, real enlightened. Diba po? They are in darkness talaga. Yung katotohan. Sabi ko, ang mga paniwala nila po, baliktad. Baliktad lang. Kaparas Eugenio, good morning po, Sindan. Tuluyang nabudol-budol ang ating gobyerno ng ulo po. Budol-budol po. Kaya sabi ko sa inyo, only prayers. Can help us. Oni Romero, bonjour, Mr. Dan. Tama, yan, bonjour, bonhor, bonjour. Mr. Dan and family watching from Brussels, Belgium. No one escapes God's judgment against sin, even the most powerful of nations. Tama po kayo. Ruben Simignano, you're a good preacher and teacher of the gospel. Phil, graduate kayo ng Bible school. Opo. Ba, graduate po ako ng ano, Bible school. Seminary. And former kwan po ako. Tawag dito. Sunday school teacher po ako. And nag-preach ako sa ano, sa churches. Pa-shout out sa anak ko mo anood nung now Michelle Jolie Carl from Iligan City. God bless your program. Dako channel yung sinasamba ng mga Chinese ay dragon, isa sa mga alagad ni Lucifer. Dragon mismo is a name and another name of Lucio. Yung dragon mismo, pangalan ni Lucio, Onisimo Quasito, ang grace ng Diyos ay nagligtas sa atin, pero si Senator Grace po, magpapahamak sa... Tama kayo. Milani Enriquez, ako Sir Dan, hindi ko na sinishare kasi no reaction mga kaibigan ko. Ang iba, okay, pero mas... Okay. Yung mga gusto lang, Juan Ondoy, sana dumating na ang rapture. Walang matirang, wala nang natirang matuwid sa gobyerno. Puro tampalasan. Wala na ba? Wala ka nang nakita? Elizabeth Guno, good morning po Sir Dan, watching from Hong Kong. Happy weekend. Erinio Gaboyo, always love you Sir Dan. Lolita Santos, Sir Dan, lagi pa namin inaabangan. Maraming salamat sa pag-aabang po ninyo. Glenford Urbano, Arnold Clavio, mukhang alien. Mukhang alien ba? Gwapo naman si ano? Di ba? Gwapo naman si... Anong tawag na kay Arnold Clavio? Arn-Arn. Si Arn-Arn? Si Igan? Cynthia Mario Cleo Aniceto, alien invasion. Malapit na po. Jamita, if no one can buy or sell without the mark, dapat ba tayo na mag-ipon ng makakain for the next 2 to 3 years, Sir Dan? Kailan ko pa ito sinabi sa inyo? Di ba last year ko pa sinabi sa inyo? Makabubuti. Makabubuti. Tama. Makabubuti sa atin po na... Kasi nakikita naman po ninyo yung mga signs. Noong unang bitawan yung pandemonium, nagkaroon ng mga panic buying. Yun. Mga signs po siya. Then, as they implemented the restrictions, di ka basta makapasok
sa mga ano, pamilihang bayan in malls. So comes the difficulty sa iyo na mag-secure ng pangangailangan natin sa araw-araw. So binibigyan tayo ng difficulty nila. I tell you, if you intend not to accept the bakulaw, kung ano nangyayari ngayon sa Israel, will come to us in the coming months or years. So, ano ang pwede mong gawin para hindi ka magutom pagdating ng araw? As you refuse to get, and you will not be issued of the green pass. Sabi ko, yung pangangailangan ninyo, at least, sa kusina, isecure ninyo na paunti-unti. Kung may backyard kayo, taniman na ninyo sa paso ninyo, o yung bakanting lote sa inyong bahay, taniman ninyo ng kahit anong pwedeng mapitas-pitas na pwede ninyong lutuin sa kusina, di na ninyo bibilin sa market. Yun ang advice ko po sa inyo. Be prudent, sabi nga. Kung wala naman kayong space na backyard, vertical farming gawin ninyo. Sa paso, sa bote, dyan sa ano. You can learn from the reporter na farmer, reporter na magsasaka. Tingnan ninyo yung video niya. Doon mismo sa bahay niya, binagyan niya doon, nakapag-produce siya ng pitsay, kalamansi, pati nga grapes, mayroon siya. Doon lang. Doon sa inyong ano, roof deck, bakante sa simentado, ang gawin ninyo. Any vacant space na pwede ninyong pagkukunan. Yung mga nasa barangay, pwede kayong magmanok. Yung hindi masyado bumibili ng feeds, yung natural na manok, kuan pa siya. Anong tawag doon? Healthy pa siya, organic. Manok-manok kayo yan. Kasi sinasabi ko po sa inyo, itong nakasulat sa Bible na there will be famine, magkaka-famine po talaga. Bakit magkaka-famine? Sinabotahe ng mga ulupong yung food supply. Pati manufacture, isasabotahe po nila. Pinapaniwala tayo, mga kababayan, ng ginagawa nila para sa kabutihan natin. Ang magutom tayo po, kasi we are being denied of food, hindi ka makabili eh. We are being denied of livelihood. Iyong sinabi ng ating Pangulo po, naniniwala kayo doon na hindi magiging mandatory? Ay. Ngayon lang po yan. Yung new abnormal po, ay new normal, mamaya, basahin ko yung balita po. Yon ang magsisiminto. Yun ang magsisiminto ng lahat. O may batas na niya tayo. Paano yan? No one is above the law. Uy. Yung pagiging abnormal nila, isa sa batas na po. Oh. Isa ng batas ang maging abnormal. So, pag ikaw normal ka mag-isip, ano na ibig sabihin nyo? Outlaws ka. Abnormal ka sa kanila. Sila yung abnormal, ikaw na ngayon yung naging abnormal. Yun ang gusto nilang mangyari. At yung tao will follow the abnormal leaders of this world. Maniwala kayo.
pinipilit tayo na mag-isip ng abnormal. At yung pagiging abnormal na pag-iisip, yun na po ang magiging normal. Batas na yun. Hindi po magkakamali ang Bible. You cannot buy. You cannot sell. You cannot do business. You will not eat. Yun ang batas ng Antikristo na ngayon po being legislated. Ang sinusunod po ng mundo, ng mga leaders natin, batas ng Antikristo. Kaya yung description ng Word of God, there will be lawlessness. Bakit po? Lawlessness. Because comes the emergence of the lawless one. Yung constitution po natin, hindi na yun susundin. Kasi it is a nationalist constitution. Against yun sa globalist agenda, globalization po tayo. One world, no more nations. So yung batas sa konstitusyon, sa ligang batas natin, magiging obsolete yun. Kala ninyo yung sinabi ng mga legislators na ganito niya, this is, you know, bagabaguhin po niyan lahat. Hintay lang po kayo. Inakapirma na, natrap na nga tayo, nabitag noon pang panahon. Signatory ka anya. Signatory ka sa Judas. Signatory ka sa international law, sa human rights. You have to comply. Ayun. Pag hindi po isa-sanction ka, comes the pressure. Kaya nga hindi po makakagalaw yung ating Pangulo. Kasi alam niya, it could affect everything. Our economy, our government, our OFW. Pag sinabi ng mga ulo pong, oh, ayaw mo sumunod, President Digong, ang tigas ng ulo mo. Bawal kayo rito. Tapos. O di mag-aaway-aaway na tayo. Kasi yan naman si Mr. Maravillas. Sulsul ng sulsul. Ayun tuloy, kami dito sa Saudi, kami dito sa Amerika, kami dito sa Europe. Bawal na. Nasisipa ko. Sabi ko sa inyo. Ako na ngayon yung nasisi. Yan na niya. Sira ulo kasi yan. Pinakinggan na niya yung vlogger na Siraolo, otoloyo, nagutom tayo. Eh kahit hindi po ako magsalita dito, yun ang gagawin nila. Yan man talaga ang gagawin nila. I cannot change prophecy. It is unfolding. It will come. Kaya ako, nagsasalita, winawarningan ko po kayo para makapamili kayo kung saan kayo lulugar. Saan kayo? Antikristo, Kristo. Antikristo, Kristo, Antikristo. Yung ganyan lang po. Drawing the line. They are drawing the line. So we draw also our line. Saan tayo lulugar? Saan kayo? Sa Diyos, sa demonyo. Ganun lang po ang choice natin. Black or white lang po tayo. Heaven, hell. Huh? Eric Cyrus, tama kasi dami pa rin di naniniwala sa totoong nangyayari sa mundo. Normal siya. Beryl, tandog, fluoride, pamor, para maging abnormal. Noli Pilobino, maganda ang mga believers of Jesus Christ is coming soon at magtanim ng mga gulay at darating na unti-unti tatanggalin ang physical money
at gawing digital currency, money, at makontrol ang bansa in Mark. Salamat po kayo. There are believers na continuously warning people. Kaya ninyo nalalaman ito kasi may mga believers, yun man talaga ang papel namin to warn you. We are ambassadors of Christ. Pag ikaw ay naging believer, you become ambassador. Ang ambassador po ng isang bansa before a war will be unleashed. Anong ginagawa niya? Nakikipag-usap siya doon sa mga ano, mga mamamayan niya. Magkakagira na po. Uwi na kayo. Uwi na kayo sa atin. Yan po ang trabaho ng ambassador. Sugo. Kung sa Bicol, sugo. Sugo po kami. Pag ikaw ay naging believer, ang tawag sa'yo, sugo. So that before the king will order or the president will order his soldiers to attack, hindi kayo damay. Ganun po. Ganun ang papel ko at papel dito mga nanonood ng mga believers na nagre-react dito supporting our campaign. So, naintindihan na po ninyo, mga bossers, kung bakit ako ganito kakulit. This is not for us. Kami po, secured, saved by the grace, saved, past tense, saved, ligtas, saved. Ano pa naman kung mga selfish kami, hindi na kami magkwento sa inyo. Bala man kayo sa buhay ninyo dyan. Di ba? Kung sasabihin namin na, ang pakinamin sa inyo, magutom kayo dyan, patatak kayo kung gusto ninyo, mamatay kayo lahat, masunog kayo. Baliktad ang mundo, hindi, maghalo kayo sa ano. Anyway kami, iintay namin yung flight. Kayo may iwan, bahala kayo dyan. Hindi po yun ang natura sa amin, na mga believers, hindi yun. Kaya kasi kahit nire-reject ninyo paulit-ulit din kaming nagkukulit. Yun ang mandato sa amin. Command. Go ye. Go! 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 Go ye into all the world. O, yun nga, ito ko nakaupo lang. Reaching all the corners of the world. Four corners. And preach the gospel to every creature. He who believeth shall be saved. He who believeth not shall be damned. Damnation. Napaka-linaw. Sino nagsabi din ako? Hindi. Yung ating Panginoon. Our King. Sabi ng aming hari, ang pupuntahan mo is damnation pag hindi ka naniwala sa saving grace niya. Damnation. Yeah, that's the order of the king. You see? Pasalamat kayo, may nag-warning. Di na matutoy. Totoo ba sandan ang zombie sa tribulation day? Opo. Zombie? Zombie. Yung mga tao in the tribulation period na tumanggap ng marka ni Mabaw, gotay-gotay na yung katawan, buhay pa. Gotay-gotay na? Bakit nagkagotay-gotay? May gera? May lindol? Umuulan ng apoy? Alam niya, that is the, ano, the scenario of the future in the tribulation. What? Opo. Ang zombie po was described in the tribulation to come. It will happen to humanity. Gutay-gutay na. Nakita niyo ang zombie movie?
Tug. Maya-maya, gutay-gutay na po. Tumatakbo pa. Maniwala kayo. That is the future. And people there in the tribulation, na-discuss ko na ito sa inyo, will shout, mamatay na sana ako, Lord. Patayin mo na ako, Lord. Hindi siya mamatay. Kinakausap na niya yung bundok. Bundok! Tabunan mo na ako! Hindi siya mamatay. And that is the judgment of God to the unbelieving world. Itong si Abel, itong si Pak, itong si Queen, itong mga members ng Committee of 300 na nagko-conspire, nagsasabwatan para i-destroy ang mga tao, magtatago yan sa ilalim ng mga bundok. Ngayon na, they are there in their shelters. Mamaya gusto ninyo, i-play ko sa inyo, si Elon Musk, nagpagawa na po. Alam ninyo ang tawag niya, ng bahay niya, Apocalypse House. Then mga kababayan, ibigay ko din sa inyo yung statement ng mayor ng Mountain Province kasi nagiging madalas na po yung kanyang pagpapalabas ng statement. And si Dr. Ron, may bago siyang video on the QR code sinay sa akin ni Will. Will, maraming salamat. Pakinggan ninyo po yung sinasabi ni Dr. Ron about the QR code na na-experience niya. As I was saying, mga kababayan, papasalamat ako kay Dr. Ron kasi katulong natin siya ngayon. Hindi maganda yata yung katulong. Ano, magandang tawag. Dr. Ron, ginawa mong katulong. Katuwang. Di ba? Baka ma-misinterpret tayo ni Dr. Aniago, ginawa mong katulong. Katulong mo. Katuwang natin. Kasapi. Masama naman yung sapi. Katuwang na lang yung sapi kasi marami nang may sapi dito. So, kahit hindi kami magkakilala, yung posisyon niya, yung mga analysis niya, nagugustuhan ko kasi nagising si Doc. Di ba? Kaisa niya. Ito ang maganda. That's the right term. Perfect. Kaisa natin, mga kababayan. Katuwang. Kasangga. Kakampi. Di ba? Kakampi natin. Kabalikat. Huwag kasabuat. Kasi pag kasabuat, sila yung magkakasabuat. Kasama. So, anyway, mga kababayan, pakishare muna ninyo ng ating live streaming ngayong umaga. Kita ninyo ito. Ito yung dapat natandaan natin. Sinuot ko para makita ninyo. Saved by the grace. Through faith. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Saved by the grace through faith. Gusto ninyo maligtas, kailangan maligtas kayo through faith, by grace through faith. Sa biyaya, hindi ito si grace po ah. Hindi yan si Grace po. Hindi kayo maliligtas si Grace po. Sa biyaya ng ating Panginoon. Saan kaya galing ito? Para may nagregalo na nito sa akin. Hindi ko na maalala.
Pero maganda siya. Saved by the grace. Yan po ang ano, kalagayan ng mga Kristiyano na naligtas sa biyaya po. Yan ang totoong ligtas. Pag ikaw ang naligtas sa biyaya, pero grace, ano yung tawag doon? Works plus works. Pag ang church po ninyo plus works, wala po tayong participation doon sa pagligtas. Wala. And is 100% work by God, hindi by men. Trabaho ng Diyos yun, 100%. Zero yung kuha natin doon. Contribution. It is a gift. Ang participation mo dyan, tanggapin. Diyan man lang ang participation mo dyan, tanggapin yung regalo na kaligtasan. Pero kung you work for it, tapos ka. Papunta kang impirno, pag ano ng... So that no man should boast, not of works, so that no man should boast. Hindi ka pwedeng nasa langit ka, sasabihin mo, Lord, nakapasok ako na hindi mo alam. Kasi gumawa ako ng mabuti sa mundo. Ay, hindi ka man makapunta doon. So that no man should boast. Anyway, mga kababayan, naalala ko lang kasi nakita ko ito. T-shirt na ito. Ito ang sinuot ko. So ito pong ating programa, mga kababayan, at sa inyo ng Firmax, Firming and Lifting Cream, galing pong Malaysia. Gawa sa mga powerful medicinal herbs. 11 powerful medicinal herbs. Tingnan po ninyo, kuya. Actual demo po ito. Paninigas ng kamay. Simple kwan lang siya. Problem. Pero other than that, marami pa siyang magagawa para sa ating anong tawag dito? Sa ating kalusugan.